Hey guys, this is me, Shallow Vargas, and welcome to another episode of my food review vlog. So on this episode, I'm going to feature some staple dangos that you're going to find in supermarkets here in Japan. So napaka-common niya na mahanap niya lang siya dito. So I'm also excited to taste all of those. So let's go! We're going to taste different types of dangos na very common dito sa Japan. And as you can see, mabibili niya na lang siya like sa mga malls and different areas. So of course, first we have this type of dango, the strawberry mochi dango. So I'm gonna get my hashi and titikman natin siya first. So this one. Strawberry dango. Ang hirap niya palang kunin. Ang alam ko, hindi siya kinakain dapat ng ano eh, ng chopsticks. But, you know, for sanitary measures. Sanitary measures! Ayan. So, this one is a strawberry dango. Ayan siya. Strawberry dango. This one. So, I'm gonna eat it na. Parang ano, wala siya masyadong something special. okay naman siya, pero ano, parang pure lang siya na rice na parang giniling na may sugar, ganun. Yung mga malalagkit, diba naiiyak ako konti sa lasa. Kasi ano siya guys, parang masyado siyang malaki na serving for a mouthful. Wait lang. Okay, next na. Meron tayong ganito na dango naman. Ito siya. Para siyang glassy na dango. Ganyan siya. Ayan. Diba? Parang transparent siya na white circle. Tapos meron siyang parang pangtusok. Ayan siya, pangtusok. And then, meron din siyang ano, comes with sauce. Kuromitsu. Yung kanyang sauce. Ayan. Parang feel ko meron siyang ano eh, shoyu na sugary yung taste. Pero imi-mix natin siya. So, ubusin natin yung sauce. Ang cute naman, ang cute niya tignan guys actually. Kasi glassy yung ano niya, itsura. Transparent and then, ano siya, transparent tapos meron siyang powder na ano. I think I'm supposed to pour this lahat. So, I'm gonna open it. And siya. Siguro para ma-cover siya. Or I'm eating it wrong. Dapat nasa side ba siya? Di ko sure. So this one is, ano, parang rice flour siya. Natikman ko na din to siya before. Ito yung parang powder para sa mga tikoy na niluluto or sa mga dishes nila dito sa Japan. Parang yung lasa niya, parang flurry texture. Tapos, medyo may pagkatamis. Ayan siya. So, let's have a taste naman nitong ano, parang glassy na ano, glassy dango. Glassy transparent dango. Ayan siya. And then, ayan o, circle na circle. And then, dapat i-ano siya sa parang flour. Ayan siya. Look. Ang sarap niya, para siyang ano. Ah, ito pala siya. Yun nga, para siyang flurry substance yung lasa. Pero may lasa din siyang aftertaste ng peanut butter, yung powder niya.
Pero if itong white lang, titignan ko ha kung itong white lang, if wala siya masyadong ano. Kasi parang yung lasa niya, parang ano lang siya. Ayun oh, sobrang clear niya. Wala siyang lasa at all. Kapag walang ano, parang itong peanut na crush na parang flour. Flour and peanut crush. Kapag wala siya, parang wala siyang lasa. Ayan, masarap pala siya guys. So, titikman ko ulit. Mm. Yung parang ano, parang yung flavor niya nag-explode dahil sa parang flour na ano. Nitong powder niya. Yung parang sa powder niya. Next is itong parang ano muna. Ito siya. White dango na parang ganito siya. Ito yung sa harapan niya. Ito naman yung sa likod niya. Plain lang siya. Parang ano, rice dango din. Okay, so I'm gonna taste. Parang same lang yung lasa nitong white dito sa isa, sa pink. Kaso ito parang may strawberry touch flavor siya. Pero parang overall same lang yung lasa niya. The only thing na different dito sa kanya is yung parang sauce niya. Which is parang may ano, tawag nito, miso taste and sugar tapos toyo. Yun yung lasa niya. But overall, ang sarap niya naman. Parang ano, bagay na bagay yung flavor sa ano niya. Sa sauce at saka sa ano, dango. Parang ano, it really suits the dango very well. Parang ano sila, nagko-complement sa each other. Nagko-complement sa each other. Next isang, is itong parang ano, ay ang hirap niyang kunin. Parang may angko, red bean, sweetened red bean, tapos ano, matcha dango flavor din yun, chow. So, I'm gonna taste this one. Masarap din siya, pero iba yung ano ng sipa ng lasa. Sipa ng lasa, iba yung ano niya, yung taste niya. Parang ang tamis ng red bean, ng crushed red bean with sugar and something. Masyado siyang matamis. Pero masarap siya. Actually, ayaw ko ng lasa ng red bean kasi parang yun yung nadodominate sa ano, mostly sa Japanese desserts. Parang always may red bean. So parang ayaw ko ng lasa niya at all. Yung red beans. Pero ito naman siya, masarap naman siya. Like, matamis, sobra. Siya ang pinakamatis, matamis out of all na natikman ko dito na side. Ayan. So, next, itong pinaka-famous na dango. Itong pink, white, and green dango. I'm just gonna try if different ba yung flavors niya. Okay, itatry ko muna yung pink. Yung color pink, parang normal lang yung lasa niya. Parang mostly same lang siya dito. Parang iisa, parang sauce lang yung naiiba. Wala din siyang feeling sa loob ha. Parang rice lang siya na ano, balagkit. Pero masarap at malambot. Parang same lang yung lasa nilang lahat. Plus yung green, kasi baka may matcha flavor to. So, parang lahat ng dango,
same lang yung lasa niyang lahat-lahat. Itong tatlong kulay, yung pink, white, at saka green. I know this one is super duper famous dango na parang sa lahat ng animes nakikita niya siya. And this one you thought na iba-iba yung lasa niya, no. Parang ano lang, same flavor lang po siya lahat. Pero yung kulay lang yung naiiba. Parang may ano lang siya, para artsy-artsy. Yan. So, first to wash it off muna, I'm gonna drink some water. Okay, eto na po yung lahat ng dangos, Japanese dangos na natikman natin, na mahanap lang siya sa supermarket. So, they all taste the same, most likely, kasi yun nga, parang crushed rice lang siya. Tapos, the only difference lang nila is yung kulay and yung mga sauce nila. Ayan. So, ito parang, overall, parang masarap naman siya. Tapos, meron din siyang white sugar na parang sprinkles. If only nakikita nyo, ayan, may white sugar sprinkles siya. So, masarap naman siya. Pero, ano siya, okay lang siya. Overall, masarap naman siya, pero okay lang siya. Tapos, ito naman yung, ano, super sarap. For me, ito. Yung transparent na glass-like dangos. Ito siya. Kasi masarap yung sauce niya, yung parang peanut butter na ano, flavor. Tapos may mga sauce siya. So, super sarap siya for me. I think ito yung pinaka-the best. And then, okay din naman yung lasa nito. Itong white na may ano, ito. Okay naman yung lasa niya. Kasi parang nagko-complement yung sauce niya sa dango itself. Tapos, yung parang matcha dango with red bean, with sweet red bean, parang masarap din siya. But the only thing is parang, ano, nasasawa na ako sa, ano kasi, sa dessert na may red bean. Pasensya na sa mga Japanese viewers ko. Ayan. I love the taste, but it's just that yung alam niyo yung parang nasasawa na kayo, kasi paulit-ulit yung dessert na, ano, like, for example, pancake. Meron din silang parang dorayaki. Yung dorayaki, tapos may loob na red bean sa loob. May mochi, tapos red bean na naman sa loob. Parang ganun. Parang most of their desserts, marami masyadong sweet red bean na nasa loob. So, parang ayoko na ng lasa. Tapos, ito naman, parang, ano naman siya, parang, okay lang siya. Parang famous lang, famous talaga siya masyado sa ano, mga anime sa Japan. But it somehow tastes good. Kaso lang parang plain lang yung lasa niya. Wala siyang mix. Parang ito yung ano. If ever i-arrange ko siya sa pinaka-bet ko, ito yung pinaka-bet ko first. Tapos, ano. Ito siguro, ganyan. Ito yung magiging order niya. Pero, ito yung pinaka-huli. Ganyan. Pasensya na ha, ayoko mag-discriminate. Pero ganyan, ito yung pinakahuli, guys. Masarap siya, pero nakakasawa lang talaga yung red bean. Ayan siya. Ito yung magiging rate ko. This is a 10 for me. Kasi yung, parang yung tamis niya, tama lang. 10, tapos ito yung 9. Tapos ito yung 5 at saka 4. Tapos ito yung 2. Masarap talaga siya, don't get me wrong. It's just that I'm already used to eating red beans as ano. Parang staple na lang kasi siya dito sa ano, Japan. Yung sweet red beans. Parang everywhere, parang yan yung pinaka-common nila na dessert. So, I would really appreciate kapag ano, may mga dessert na parang ganito. So, that's it for this whole episode. And samahan niyo ako for ano, sa susunod na na review natin ng Japanese foods or any food na makikita natin sa Japan, okay? So, that's it for today and see you sa next episode. Goodbye!